Welcome back mga kalapatids. Dito pa rin sa EA Love TV. And today, mayroon nga akong masama at magandang balita para sa inyo mga kalapatids. Kaya ang gusto nyo malaman kung ano yung mga balita na yan, samahan nyo ko. Tara! Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel! Time check! 7:08 AM So ito yung status ng ating flyer slop, no? Yan, halos kakatapos-tapos lang ulit natin maglinis sa ating flyer slop, no? So tuwing hapon, nag-uulan na naman, no? So sa susunod na day off natin, sana maging maganda yung panahon dahil magro-road training na naman nga tayo. At the same time, mapapalayo na ng konti yung ating road training, no? Tapos gusto ko lang batiin yung tropa natin na si Boss Jordan. Dahil meron nga siyang nag-iisang warrior lang, no? Na in-entry sa summer race sa amin dyan sa UBFRC. Then good news yung kanyang first lap, no? Nakaraan na week, nag-clock nga yung ibon niya, no? So, itong second lap naman nung Ilagan Isabela, nakapagpauwi nga siya, no? Bagamat hindi nag-clock, pero magandang balita para sa ating tropa na kay Boss Jordan dahil nakapagpauwi na siya ng Ilagan Isabela, no? So malayo-layo na yon, no? So good luck sa iyo Boss Jordan, tuloy-tuloy mo lang yan, nasa likod mo lang kami, nakasuporta sa iyo. Then sa susunod na North Derby race, tayo naman ngayon sasalang sa UBFRC or sa ating club dito sa Bulacan. Oh my God! Wow! So ito na nga, no, mga ka-EA, mga kalapatids, yung ating bad news. Dahil yung Maya nga natin na napulot, ito yung nangyari sa kanya, no, pagkagising ng pagkagising ko. So ito na nga, no, mga ka-EA, yung masamang balita. So kagabi nga, napakain ko pa tong napulot natin na Maya, ayan, no. So akala ko kanina tulog lang siya. So nung dinouble check ko, nagulat ako, matigas na pala, no? So, kawawa naman yung mayang inaalagaan natin. Nasubuhan ko pa ito kagabi. Ayun, no, medyo malambot pa naman din. Siguro kakamatay-matay niya lang ngayong umaga, no? Iyan, no? Kawawa naman. Gusto ko pa naman din sanang palakihin. Para nga sa oras na yun, gumaling siya o kaya lumaki siya na maayos, pakakawalan natin. Kaya lang, ganto naman yung nangyari. So, bibigyan na lang natin siya na maayos na libing dun sa may kabilang gilid lang, no? So, yan. Kawawa talaga, no? So, nasubuan ko pa to sa trabaho tsaka kagabi, no? Kagagaling ko sa trabaho. So, hindi ko na nga lang binidyuhan kasi nga, anong oras na yon. Siguro mga 9:30 PM na, no? So, nasubuan ko siya na siguro mga 2 pirasong palay tapos sabay shore gum. Siguro mga 2 or 3 piraso din, no? Tapos hindi na siya mumanga. So, sayang. Nangihinayang din ako dito, no? So, well, ganun talaga. Pero, siguro, nung nalaglag nga siya doon sa napagpulutan natin, baka may nararamdaman na siya that time, no? So, hindi lang natin alam. So, ayan. So, tara. Libing na natin siya. So, ito na yung ginawa ko. Maliit na libingan niya. No? So, bibigyan natin siya ng maayos na libing kahit papaano. Dahil, naging alaga rin natin siya kahit sa maikling panahon. Ayan. So ito na. Paganda pa naman ang pugad na ginawa ko sa kanya. So ayan na siya. Bigyan natin siya ng mulaklak. Bang. Ayan na, nakapagpatuka na tayo ng ating mga breeder, no? Saktong-sakto lang yung oras natin dahil ayan, no, past 7 o'clock pa lang ng ating oras ngayong araw. So ang good news naman, no, sa kabila ng bad news na pinakita ko sa inyo kanina, ang good news, ito na nga, no, yung iba nating mga breeder, naglabas na nga rin ang kanilang mga tag-iisang egg, no. Ayan, yung line breed coop man natin, last clutch na nila yan, yung egg na yan, no. Tapos etong in-expect ko na second clutch ng ating Jansen Relax at ng ating Black Diamond na gagamitin ko nga sa pang-south ko. Ayan, naglabas na rin sila ng egg. Tapos, eto naman, si Van Den Wegen at si Santa Ana
meron na rin siyang dalawang egg dyan. No? So halos nung mga nakaraang araw lang, tsaka kanina lang naglabas ng mga egg yung ating mga breeder. No? So etong isa pa nating pairing, wala pa, si African Black Eagle. Pero syempre, antay-antay lang tayo. At the same time, yung mga ipaparapol natin, eto na, ang lulusog. Ang lalakas nila kumain, ayan. Yung mga tulalay sila dyan, nahihiya sila sa ating kamera, no? So, yung dun sa mga hindi pa nakakasali sa ating parapol, so, kailangan niyang sundin yung ating mechanics para nga mag-valid ang inyong mga entry, no? So, hanapin nyo lang yung ating previous video. Or eto, ipa-flash ko sa screen yung pinaka-thumbnail. Hanapin nyo na lang dyan sa ating YouTube channel. So, konti na lang yung inaantay natin na mga subscriber para nga makompleto yung ating 2,000 subscriber dito sa atin sa EA Lock TV. At irarapol na nga natin. Ito, no? So, rapol na nga ako kung tutuusin. No? Gusto ko nang i-out yung dalawa nating parapol gift bird dyan, no? So, sana nga, eh, ma-hit na natin bago man lang matapos etong buwan na to, no? So, sa tulong nyo lang din sa pag-share ng ating mga video dito sa EA Lock TV, eh, maibibigay natin sa iba nating kalapatid yung magandang balita para nga makasali rin sila sa ating parapol gift bird, no? So, line breed coop man yung ipaparapol natin tsaka isang alpon. So, dalawang quality yung bird ang nag-aantay para sa ating road to 2,000 subscriber rapol gift bird. Update muna tayo mga ka-EA. Time check, 7:21 AM. So, ito yung sitwasyon na naman ng ating flyer slope, no? So, parang nauulit na naman yung cycle ng mga nakaraan nating mga vlog, no? So, nung nakaraan nga, nung nandito natin na ilagay si RC, yung pinarapol natin, eh, nambubugbog nga siya, no? So, ito, eh, kapatid kasi sa tatay ni RC to, kaya yung ugali niya nambubugbog, eh na naman, no? So, lumilitaw na yung pagiging dominante niya sa ating loop, no? So, tineteritorial niya yung ating buong loop. Halos hindi na naman nakakakain yung iba nating mga alaga. So, may malaki na naman tayong problema, no? Dahil nga nangyayari sa ganyang ugali niya, eh nagugutom ng todo. Tsaka nai-stress yung iba nating mga alagang warriors, no? So, kagaya nun. Ayun, no? Halos hindi niya pinapapatong. Meron na naman tayo dito ika-quarantine na siga na alapati. Ito, naaasar na naman ako sa pinapakitang ugali na ito. Parang meron tayong tatanggalin sa ano, ah. Dito na naman sa ating flyer slope, ma. Oh, naku po. So, this time, magpaparonda muna tayo. Dahil dalawang araw nga akong hindi nakapagparonda, no? Dahil nga may mga maaga tayong mga inaasikaso itong mga nakaraang araw. So, yan. Halatang excited na sa rondahan itong mating mga warrior. No? Tara. Ronda. Sa umaga. Alright. Woo! Nagumahos! Ayun na. So, awit siya. Siya yung pinaka-weak. Ayun, pumitik din. Sige, dipad. Saan sila? Nawala. Ayun na. Naiingit yung iba nating mga warrior dito. Yung mga stockbird. Ayun. So, kailangan natin ulit silang ngaragin sa ronda dahil nga sa day off natin ng Merkules, eh, mapapalayo na ng bahagya, no? So, based naman dun sa mga iba natin mga kapwa-kalapatids, malapit lang naman din sa kanila yung ating ibibitaw kasi nasa 16 to 17 kilometers lang naman yun. Pero para sa atin, eh, malayo-layo na yun, no? Pero syempre, step-by-step procedure naman yung ginagawa natin, no? Para mas mabigyan natin sila ng sapat na markings. Pero pagdating ng derby, eh, doon na maglalabasan. Pataasan na ng homing instinct, no? Ika nga. So, patibayan na pagdating ng derby. So, ito naman mga kalapatids, yung updated list ng mga nakapagbigay ng tamang entry, no? Or nakasunod sa ating mechanics, kaya valid ang kanilang mga entry. Eto, so marami-rami na yung ating list. Kung hindi ako nagkakamali, eh nasa kulang-kulang 50 na etong mga nakalista natin. No? So yung mga nakasulat dito, medyo pangit yung aking hand penmanship, no? Parang gano'n.
And dahil minamadali nga rin natin kada araw, no? Tine-check natin everyday lahat ng mga nakakasunod sa ating Rapple Mechanics para maisulat nga yung mga finalist ng ating Parapol Gift Bird. So, konti na lang yung ating inaantay na subscriber, no? So, humigit ko mulang nasa 300 na lang. So, sana this week or this month, bago matapos tong May, makompleto na nga natin yung ating mini-mid hit na 2,000 subscriber. Paano masabi? Ito naman yung update dun sa ating huling ipapares, no? So, nandito nga ngayon si Benito Goke natin, tapos si Victor Lim, no? So, noong last time na pinagsama ko nga itong dalawang to, anong nangyari? Wala, binugbog lang ni Benito Goke itong gusto kong ipares sa kanya na hen, no? Kaya ito yung naging sitwasyon ng ating cage ngayon, no? So, ang nakalagay kasi talaga natin dito is yung mga young bird. Dahil nga, nung nagsabong sila dito sa baba, no, hindi naman natin to pwedeng lagyan ng separator. Kaya ang ginawa natin, yung mga young bird na lang muna yung sinakripisyo natin na ilagay dito sa baba. Tapos, nilagyan ko nga ng barikada itong pagitan ni Victor Lim tsaka ni Benito Goke, no. So, itong ang pares na to, isusubukan nyo yung first at second clutch nila sa darating na south. So, sana umabot tayo, no. So, eto, ayan, yung sitwasyon nila. So, baka sa Merkules o Webes, mag-iisang linggo na silang ganyan. Baka tanggalin ko na yung kanilang barrier, kumbaga. No? So, sana nga, mag-iepektibo yung pagbibigay natin ng barrier para magkakilala sila ng todo. Tsaka mag-pares na nga sila. No? So, etong si Benito Goke, hindi siya ganun kabilis parisan. No? Pagka hiniwalay mo siya sa kapares niya, talagang hindi agad-agad siya pumapares sa panibagong ibibigay mo sa kanyang hen. No? So, yun. Abangan natin sa mga susunod na vlog kung ano yung magiging status ng ating pinagpapares na mga breeder natin na yan. Ito na yung mga pliers natin. Pababa na ata sila. Ayan, o. Oh. Ayan na nga. Medyo mababa na yung lipad nila. Wow. Akahilo. Ayaw pa. Mikot pa. Ako'y nahilo sa ginawa ko. Antayin na lang siguro natin sila dito, ano. Tatawagin natin mamaya pag oras na dumapo sila dito sa may tapat natin. A few moments later. Update muna tayo mga ka-EA. Ang sarap pa ng tambay ng ating mga alaga lang dun sa kabilang poste. Ayun, no. Bahala kayo dyan. Hindi ko na kayo maaantay. So hanggang dito na lang ating vlog for today's video. So dun sa mga hindi pa nakakasali sa ating Parapol Gift Bird, no. So ito na yung chance para mag-comment tsaka panoorin niyo yung mga yung mechanics ng ating Parapol Gift Bird diyan sa YouTube, no. So madali lang naman mahanap kasi siguro mga third to the last upload lang natin yung video ng mismo mechanics kung paano nga makasali, no. So isang line bred Koopman at isang Alpon. So yun. So maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-like and share at mag-subscribe sa atin sa EA Love TV. Yun, maraming salamat. Ingat kayo mga kapatids. Keep safe. God bless.